Ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Chicken, patatas, onion, siling haba, garlic, saka luya, red bell pepper, curry powder, ground black pepper, cooking oil, coconut milk or purong gata, at gagamit din tayo dito ng tubig. Okay, yun. Ngayon, humain na natin yung ingredients. Humain natin yung patatas. So, huwag natin masyadong lakihan para mabilis siyang naluto. At para naman po sa kumpletong listahan ng mga ingredients, pati po yung mga sukat nito, ilalagay ko po sa hulihan ng video na to. Okay, so tapos na tayo maghiwa ng mga ingredients natin. Ngayon naman, umpisa na natin magluto. Ayan, mag-start na tayo magluto. Magpainit tayo ng mantika. Ayan pala. Ayan, lagay natin ang ating mantika. Ang nilagay ko po yung 3 tablespoon ng mantika. Kaya siya medyo maraming mantika para medyo ma-fry yung ano natin, yung chicken mamaya. Lagay po natin yung sibuyas. Then isunod na kaagad natin yung bawang at yung luya. Para sabay-sabay na sila din. Lalagay na natin yung chicken. Yung iba po, pina-fry pa nila yung chicken bago nila iluto. Pero ako po, direct na. Ibibita ko na lang muna ng konti dito sa bawang at sibuyas. Tapos yung hiwa po pala ng chicken, depende yung sa inyo. Kung gusto nyo maliliit or malalaki. Ako po kasi, since pangulan lang naman namin kung gagawin ito, malalaki po ito. Ibayaan lang muna natin siya bumulo. Ilagay natin yung konting tubig. Tapos, lagay na natin yung ang duro. Tapos, haluin natin. Ilalagay ko na rin po yung asin.
bago natin matakpan. So yung asin naman po, depende yung sa panlasa niyo. Yung ilan yung meron kasi mga kunti lang kung mag-asin. Meron naman gusto yung ano talaga. Medyo malasa talaga yung asin. Yung iba naman, hindi siya nilalagyan ng asin. Pwede rin pong gamitin yung patis sa pagluluto. Takpan muna natin siya ng mga 15 minutes. Tapos balikan natin. Ayan. Ganito na yung itsura niya. Pero 10 minutes pa lang yung pagkulo niya na may takit. So ngayon ilalagay na natin yung gata. Ayan, para namuubo na yung gata mo kasi galing po sa freezer. Na-frozen na yung gata. Ayan siya. So halu-haluin muna natin para yung gata naka-distribute sa buong niluluto natin. Since na ilagay na natin yung gata, pwede na rin natin ilagay yung curry powder. Ilalagay ko siya sa bandang maraming sabaw para napunaw talaga siya. Ayun, bigla ako nang naamoy yung curry. Amoy chicken curry na siya. So again po, nasa inyo naman kung kailan nyo ilalagay yung curry. Yung iba kasi, nagpapakulo muna sila ng gata. Pero yun nga po, may kanya-kanya naman tayong sariling diskarte. So ako paglalagay ko ng gata, saka ko lang siya ilalagay. Then, huwag na natin siyang tatakpan para hindi na magdagdag yung sabaw. Pag tinakpan, magdadagdag na yung sabaw. Halu-haluin lang natin kasi may buo-buo pa curry powder. Tapos ilalagay na natin yung patatas para mag-ano na siya, lumubo na. Di ko na lang po siya tatakpan kasi marami pa naman sabaw. Kaya pa naman siyang mapalambot kahit walang sakit. Medyo tatagal-tagalan lang natin ng konti. Ayan. Since nailagay na natin yung patatas, ilagay na rin natin yung ating bell pepper. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng itsura. Actually, yung bell pepper na to, di rin lang naman siya nakakapagpaganda ng itsura. Malaking bagay talaga yung lasa nito. Mabango na, at bigbig pa nyo muna po sa lasa. Pag na lang natin para mas madali. Minutes. Para sa panglasa ko, dagdagan ko pa siya ng konting-konting asin lang. Malambot na yung patatas at malapot na yung panang sabaw. So, ready na po. Ilagay na natin yung siling haba. Tapos natin mailagay yung siling haba. Munting halo.
lola. Ito na po, tapos na ang ating chicken curry. Ayan, sana po may natutunan kayo sa ishinare ko ngayon na recipe. At masubukan nyo rin sa inyong mga bahay. At para naman po sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, click nyo po ang subscribe at pati na rin po ang notification bell para ma-notify kayo every time na may mga bago po akong upload. Thank you!